Nagpasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta dahil sa walang sawang pagtitiwala sa kabila ng mga kinakaharap nitong issue. Sinabi rin ni Duterte na naiintindihan niya ang sentimento at galit ng ilan sa mga taga-suporta dahil sa pag-alis ng confidential fund ng OVP at DepEd. Kaya naman nakikiusap si Duterte sa mga ito na bigyang pansin na lamang ngayon ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at iba pa. Matatanda ang inalis ng Kamara ang 650 million peso confidential and intelligence funds ng kanyang dalawang tanggapan at inilipat sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Samantala, pinaalalahanan ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala na siya sa pwesto para magmandato sa mga otoridad. Ito ang naging tugon ng mambabatas matapos hamunin ni Duterte si House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara na maglabas ng COA report para maipakita sa publiko kung saan ginagastos ang pera ng gobyerno. Habang binigyang diin pa ni Castro na itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong grave threat laban sa dating Pangulo, tiwala ang mambabatas na hindi mapagbibigyan ng confidential fund ang tanggapan ng ikalawang Pangulo sa 2024 national budget. Biro mo, during the wake of my father, makaka-receive ako ng ganong threat na during his presidency, maybe pwede niya sabihin yan. Pero hindi na siya presidente ngayon. He is not anymore immune to suit. Kaya talagang kahit na anong pagtatanggol ng kanyang mga supporter, ng mga kanyang mga follower, ay this is extreme at sobra na ito. Talagang culture of impunity. And hindi niya pwedeng gawin yan to any person.